Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay tuturo po natin sa inyo kung paano ang gayuma gamit po ang asin. Kung kayo po ay may matagal nang gusto sa isang tao na makang hindi kayo pinapansin o kahit tinitingnan man lamang, subukan po ninyo ang gayumang ito gamit po ang asin. Ngunit paalala po, ang ritual na ito ay para po lamang sa mga taong naniniwala sa mga gayuma, pampaswerte, ritual. Kung kayo po ay walang tiwala, ay wag na lamang po natin itong gawin dahil tiyak na magsasayang po lamang tayo ng ating panahon at ng ating oras. Ngunit kung kayo ay may buong tiwala at buo ang dedikasyon nyo sa inyong gagawin, tiyak naman na may patutunguhan ang inyong ginagawa. At lahigit sa lahat, wag na wag po ninyong gagawing biro-biro ang paggawa nito. Dahil mas mahirap po kapag pinaglaruan ninyo ito at ang talab nito ay bumalik sa inyo. Kaya bago kayo gumawa ng anumang klase ng gayuma, ritual, spell, ay siguraduhin nyo muna ang inyong mga sarili at wag na wag kayong maglalaro ng tao. Okay po. So narito po ang ating kailangan sa ating ritual. Kailangan po natin ng papel. Ngunit dapat ang ating papel ay plain white po dapat ang ating papel na gagamitin. Kailangan din natin ng red ball pen. Kailangan din natin ng kandila, white candle po. Kailangan din natin ng syempre ng posporo at ang pinakamahalagang sangkap ay ang ating asin. Okay po. Una po ay sindihan natin ang ating kandila. Sindihan po natin ang ating kandila. Itusok po lamang natin ito at ilagay po lamang natin ito sa ating harapan. Ayan po ang ating kandila. Ayan. Sorry. Tusok muna natin. Ayan po ang ating kandila. At saka natin ito ilagay sa ating harapan. Pagkatapos po, kuhanin ninyo ang inyong puting papel. Dapat po, paalala po, puting papel po ang kailangan. Sa puting papel, ay isulat mo ng 21 na beses, 21 beses, ang pangalan ng taong inyong iniibig at ang kanyang kapanganakan. So halimbawa, 21 na beses po ah, halimbawa ay siya si Carlo Rojas. Si Carlo Rojas ay ipinanganak noong March 13, 1993. So ayan, si Carlo Rojas. Dapat po 21 na beses pababa po natin itong isusulat. 21 na beses natin itong isusulat pababa. Pag naisulat na natin ito, kumuha ng isang kutsarang asin at ilalagay natin ito sa ating plato. Ayan. Ayan ang ating asin. Pagkatapos, ilagay mo ang plato sa tabi at humiling ka. Halimbawa, banggitin mo ang kanyang pangalan. 21 na beses mo din itong babanggitin. Halimbawa, ang ating sinulat ay si Carlo Reyes. Sasabihin mo, Carlo Reyes, lalapit ka sa akin. Iibigin mo ako ng iyong buong puso. Carlo Reyes, lumapit ka sa akin. Iibigin mo ako ng iyong buong puso. Hanggang matapos po ninyo yung 21 na beses na pagbanggit.
Pagkatapos, kuhanin ang asin, ilagay ito sa ating papel. Ayan. Ilagay po natin ito sa ating papel. Pagkatapos, ano ang gagawin natin sa ating papel? Ang gagawin natin sa ating papel ay ibibilog mo ito. Ibibilog pag halimbawa ganyan. Ibibilog mo ito ng paganito gamit ang iyong kamay. Ang kanang kamay. Ganyan. Lalamukasin mo ito ng maigi gamit ang iyong kamay. Bilugin mo ito ng husto gamit ang iyong kamay. Habang binibilog mo ito ng husto, ay banggitin mo muli ang kanyang pangalan at ang iyong hiling. Tulad yan ng Carlo Reyes, Carlo Rojas, lalapit ka sa akin at ako ay iyong iibigin. Carlo Rojas, lalapit ka sa akin at ako ay iyong iibigin. Pagkatapos mo itong gawin, ay lumabas ka ng inyong bahay. Maghanap ka ng isang tahimik na lugar tulad ng park at doon ay sunugin mo ang papel. Kailangan ang papel ay masunog ng buong buo at ang abo nito ay hayaan nyo lamang nang liparin ito ng hangin. Gagawin po ninyo ito tuwing full moon po lamang. Isang beses po lamang itong gagawin kahit anong araw basta po ito ay full moon. Yun lamang po ang paggawa ng ritual or gayuma na ito. Araw po lamang ng full moon kahit anong oras po basta po full moon. Paalala pong muli, wag na wag paglaruan ang kahit anumang ritual o spell na ating gagawin. Dahil mas mahirap po kung ang balik nito ay mapupunta sa inyo. Yun po lamang. Magandang gabi po sa ating lahat.